Step 1, ilipat natin yung shifter sa pinakamaliit na cogs. Yan, nailipat na natin. I-align natin ang pulley, upper pulley, dito sa pinakamaliit na cogs. Gamit ang ating limit screw. Nakikita nyo, gumagalaw ang pulley habang pinipihit ko to pa-clockwise. At lalabas naman siya kung counterclockwise. Yan. Siguraduhin naka-linya. Ang susunod naman ay pakinggan natin kung meron siyang unnecessary noise. Kung meron, pihitin natin ang barrel adjuster hanggang sa gumitna na itong upper pulley at tumapat na ng gusto sa gitna nitong cogs, at nitong cogs na to. Ito yung example ng sinasabi ko na meron siyang unnecessary na tunog, no? So, dyan natin siya i-adjust. I-adjust natin to sa barrel. So, pagka ito ay ating pinihit pa-clockwise, ibig sabihin, lalabas siya. Kung ito ay pipihitin naman natin pa-counterclockwise, papasok naman ang ating itong ating pulley. So, pihitin natin siya pa-kanan para lumabas. Ayan, pumasok na siya, no? Sa pangalawang cogs. Dahil kanina, tumutunog lang siya na maingay, hindi siya naka-align ng maayos. Step 4, testingin natin lahat kung pumapasok ba siya paakyat at pumapasok pa baba. Pero subukan muna natin gawin para hindi siya lumagpas dito sa pinakamalaking cogs.
Ayan, sagad na siya pero hindi siya lumagpas. Ibig sabihin, tama ang alignment natin at hindi na natin kailangan galawin tong limit screw. Kung sakaling lumalabas siya, ay adjust nyo lang yung limit screw na to para hindi siya lumabas. Okay? Ibalik ulit natin siya pababa. Ngayon, hindi siya pumapasok pababa, no? So, kailangan natin gawin yung limit screw, ipihit pa kanan. Yan, narinig niyo ba yung tunog? Okay na, wala na siya unnecessary noise. Ibababa na natin siya hanggang sa paliit na cogs. So ngayon, isboot na ang lahat, pati ang pagpapalit ng ating cambio. So ulitin natin, no? Step 1, ilagay sa pinakamaliit na, iset sa pinakamaliit na cogs itong shifter natin. Pangalawa, i-align ang upper pulley sa pinakamaliit na cogs gamit itong limit screw. Pangatlo, pakinggan lahat kung merong unnecessary noise, pwede nating i-adjust gamit itong barrel adjuster. Pang-apat, ilagay sa pinakamalaking cogs para malaman natin at tama ang limit screw niya na hindi siya lalagpas. So, yun lang. Ganun lang siya kadali. Salamat sa panonood.